si Sir Raffitulfo ng mga salita na para sa akin ay medyo below the belt. Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa inkwento, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan ha. Nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka. Karipas ng tapo, iwan mo yung boots mo. Takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo. Dahil duwag ka. Well, kahit sino naman siguro sa sila no, na nasa active service, narilibihan sila sa ating bayan, huwag po natin tawagin na duwag sila. Ang masabi ko, hindi rin ako agree na masabihan na duwag ang sundalo dahil sa lapses nito sa kanyang personal decision, kagaya nga sa nangyari na hindi na itinuloy ang kanyang kasal dahil sa kanyang mga personal na rason. Iba kasi yung professional dealings ng sundalo, yung kanyang ginagampanan ng mga tungkulin, na doon natin makita na ang kanilang selfless service sa inang bayan ay hindi po duwag ang tawag doon. Yun po ay pagpapakita ng katapangan na actually sa sinumpaan naming tinungkulin, handa kaming ipuwis ang aming buhay para sa inang bayan. Ako ay sundalo Pilipino. Meron kaming oath of a Filipino soldier. Kami lang yung lingkod bayan na required to raise our hand at panindigan namin na kami ay magpuwis ng buhay para sa aming bayan. So kapag kami, mga sundalo, lalo na yung andyan sa field na assigned kami, hindi kami mamimili ng assignment. No? Andyan kami, hindi kami magre-reklamo. Alam namin kalahati ng aming paa ay nasa hukay, libingan. Tuloy-tuloy pa rin kami. Diyan pa lang, katapangan na yun eh. At ilang linggo nga. Ayan, good morning. Ayan yung mga video pa nung sundalo eh, no? Yung isang sundalo na nagre-reklamo yung girlfriend na parang umatras yata sa kasalo. Eh, siyempre, sinabihan ni Raffy Tulfo ng duwag daw kung insultong hindi makain ng aso, no? Kumbaga, sa isang sundalo, para insultuhin mo ng ganun, buwis buhay yung mga sundalo, eh. Tapos, ganyan ang sasabihin mo, Mr. Raffy Tulfo. Well, ang punto ko dito ay ganito. Sinisabihan mo na yung sundalo is duwag, no? Dahil lang sa hindi siya nagpakasal. Eh, sino ba ang mas duwag sa inyo, Mr. Raffy Tulfo? Eh, ang kapal din ng mukha mo na magsalita sa isang sundalo na yan ay sundalo ng Pilipinas dahil lang hindi nagpakasal, ay sasabihan mo ng duwag, tatakbo. Eh, ikaw nga eh. Matapos mong anak ka si Miss Julie, inabandon mo, hindi lang basta takbo ginawa mo, lumipad ka pa. Usa, papuntang Amerika. Eh, sino ngayon ang duwag sa inyo? Sino ngayon ang duwag sa inyo, Mr. Raffy Tulfo? At least yung sundalo, ipinagtatanggol ang bayan. Ikaw, sino pinagtatanggol mo dito? Sarili mo. Wala ka naman pakinabang sa gobyerno eh. Tapos kung makainsulto ka ng polis, na sundalo, ng taong gobyerno, ganyan na ugali niya si Raffy Tulfo eh. Pagka mahilig magpasikat ito, na akala mo eh, siya lang ang malakas sa Pilipinas, siya lang ang siya yung hustisya, siya yung investigador. Yung isang nagsasalita dyan na si Colonel Harold Kabunok yata, scout trainer, napapanood ko, may vlog yan eh. Eh, kayong mga supporter ni Raffy Tulfo, hindi nyo nakikita yung ano niya, yung pag-uugali niya. Pagpakikinabangan niya, ay, mabuting mabuti siya. Katulad niya, nagpunta siya ng Cebu yan. Makikita niyo dyan, nagpunta siya ng Cebu para bigyan ng pera yung matanda na 101 year. Kasama niya si Manny Pacquiao dyan eh. Yung sinasabi ko dito, yung pag-uugali mo, Mr. Raffy Tulfo, marami ka nang nadidisgrasya katulad ng isang nagpakamatay na babae. Nakiusap sa'yo na in-upload mo pa rin. Alam mo yung ugali mo, napaka-arrogante mo eh. Hindi ka marunong magpahalaga. Hindi ka marunong rumispeto ng kapwa mo. Gusto mo, ikaw lang ang nire-respeto. Akala mo, ang galing, ang tali-talino mo. Ang dami mo nang napapahiyang buhay ng kapwa Pilipinong mahihirap. Katulad ng sundalo na yan.
Sundalo ng bayan yan, hindi katulad mo. Ano ka? Nagbablog ka lang dito, nagpapakita kang ikaw ay magaling, ikaw ay ma-impluensya. Kung maka-insulto ka, akala mo ka kung sino. Buhay na lang tao kung minsan ang natatapakan mo, Rapi Tulpo. Bakit ikaw, iniwan mo yung legit na asawa mo, si Miss Julie? Bakit hindi nagsasalita? Bakit hindi ka hindi kumikibu yung mga kasamahan mo dyan, yung asawa mong pinakasalan uli? Eh, mas mainam pa nga sa'yo yung sundalo eh. At least siya, yung sundalo, hindi niya inanakan at hindi niya inabandona. Bago niya maanakan, ay hindi na siya nagpaka... Eh, ikaw pinakasalan mo si Miss Julie. Inanakan mo, tapos hindi pa nanganganak, iniwanan mo na. Tapos kung makapagsalita-salita ka sa programa mo, akala mo kayo kung sino. Akala mo galit ka sa may kabit, eh ikaw naman ilan ang kabit mo. Yan ba iboboto niyong senador? Hindi pa senador, saksakan na ng yabang mang insulto. Sana wala ka nang mabiktima yung bunganga mo na napakayabang ng bunganga mo. Akala mo ka perfecto. Perfectionist ka, akala mo ka perfecto. May problema ka naman sa ano. Yung pananalita mo, akala mo ka kung sinong Herodes. Kakabwisit ka. Sino ngayon ang duwag? Ikaw ang duwag. Pagka hindi mo napakikinabangan, tinatakbuhan mo. O yung mga subscriber mo na sinasabi mo kailan mo tatakbuhan, pinakikinabangan mo kasi, kaya mahal na mahal mo. Buwisit.